Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome back sa Kilobyte Fishing TV. Kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please click subscribe at click nyo na rin yung notification bell para maging updated sa mga bago nating uploaded na videos. So ngayong araw, ito po ang ating testing target, mga bottles, na plastic bottles. So dahil malabo pang tubig ngayon sa dagat, dito po tayo sa ilog magte-test fire. At para matesting natin ang capability ng ating spear gun, sinama ko na rin yung ating 75cm, yan po yung black, yan yung 75cm at yung 90cm natin na bago. So yan, umulan na dahil hindi magandang panahon ngayon, hindi po tayo makakatesting ngayon sa dagat. So sa mga susunod na araw ay susubok po tayo sa karagatan. Yan, so ang distance po natin sa ating target, sa unang target ay 5 meters at sa pangalawang target ay 6 meters. So susubukan po natin kung hanggang saan ang kaya ng ating spear gun. First shot para kay 90 centimeter. Yun ang unang putok natin at oop. The please. Kasi yung ating battle ay sumasayaw gawa ng ating nasa ilog tayo at umaagos kaya gumagalaw yung ating target. So imaginein mo mga kaibigan, yung target mo na ganun kaliit at sumasayaw pa siya, tapos ganyan kalabong tubig, so mapapa-challenge ka talaga, talagang hahanapin mo kung saan yung kaya ng iyong pana. Second shot ng ating 75cm spear gun, check natin. Yan, ano nangyari? Wala. Please. Ayun, sumasayaw yung mga bote. So, wala pa rin. Isa pa, isa pa. Lagyan natin ng chinelas para makita natin din mismo yung target. Kasi yung nakikita lang natin yung puwitan ng bote, yung plastic bottle, yung puwitan niya lang yung ating reference pag nandun na sa ilalim kasi mahirap tignan yung katawan. Ayun, medyo maaninag natin yung anino ng chinelas. Third shot, second shot para sa itim. Yun, salpok sa pole mga kaibigan ng ating chinelas. Kawawa naman yung chinelas ko, butas na. Tagilid pa siya tumama, oh. Salpok. Lipat naman natin dito sa ating 6 meter target. Ito naman, fourth shot, pangalawang shot para sa 90cm. Salpok na siya mga kaibigan. So yun, nadali ata. Ay hindi, hindi siya tumama dito sa pangalawa. Siguro tumaplis. Pero kita nyo, layo pa ng ano, eh layo pa ng tapon nung shaft na natin, no? Salpot na salpot siya, sentro. So isa pa. Fifth shot. Yun, check natin. Saan kaya ulit tumama? Ayun, salpok ulit, oh. Sentro. Ganda ng tama nitong bago nating pana mga kaibigan. Sana ganito rin kasyerto pag sa isda na ito tumama. At yun ang ating pang-anim tira. Tingnan natin kung saan siya tumama mga kaibigan. Yun, salpot na salpot. Talagang kinawawa tong ating plastic bottle mga kaibigan. Puro sentro. So doon naman tayo sa kabila titira. Ngayon gagawin natin, i-combine natin yung mga bote para makita natin sila. At tatanggalin ko na yung aking slipper. So yan, nalian ko na at nasa 6 meters na sila pareho. Final shot. Sana nadali.
last shot natin mga kaibigan. Yun, sa pool. Oh, wow. Bago yan ah. Tagilid, sa gilid tumama mga kaibigan, pero hindi dumaplis. Sumalpok. So yan, yan po ang ating test fire para sa ating pana. Magandang umaga mga kaibigan. So, yung pan, iwan natin yung motor natin doon at tayo ay pupunta sa spot. So, maglalakad muna tayo dahil medyo may kalayo ng konti. Sana ay makasali tayo para may pangulam. So, samahan niyo ako mga kaibigan. Lakad muna tayo. Tayo bandero na. Nataas na yung araw. Kaya medyo malian natin pumunta. Mamaya baka mag-low tide na eh. Mahirap. Mahanap tayo. Ganun kagandahan ang visibility. So siguro na pagkalaw ng Agos dahil palow tide na siya. Ano? Malayo na natin sa Bangkang pero malabo pa rin ito. Linaw-linaw na parte ito pero papagisna ba tayo ng konti dahil hindi naman yung mga isla dito yung target natin. So yun yung pampak. Layo na tayo mga kaibigan. Thank you.
Lapu-lapu yun. Malaki. Kailan, naubusan tayo ng hangin at alanganin yung tira kaya hindi natin tinira. Pero babalikan natin, pahinga lang tayo konti. Oh, sana magdali. Clownfish village ata ng clownfish yun. Lalo tayong huli mga kaibigan, uwi na tayo dahil tanghali na. So ilapu-lapu kanina hindi na natin nakita, nagtago sa bato kaya wala na. Mga ilang beses din tayo bumalik pero hindi na natin nakita. Tanghali na kaya uwi na tayo. Ayos na yung isa, pang ulam.
At along the way ay meron tayong makasalubong na bangka, kaya sinisihan natin para makaiwas sa disgrasya. At dahil hindi natin nasahan na may mahuli pa tayong isda, namatay yung camera bago natin nahuli itong bayang-bayang, kaya hindi na natin nabidyohan yung kanyang pagkapana. Bayang-bayang! Walang iba! At dahil hindi pa rin natin in-expect na mayroon pa pala isa pa, hindi na naman natin nabidyuhan yung pagkatira natin dito sa isdang ito. Ang tawag po namin dito ay yung danggit or barangan. So first time ko po makahuli nito sa tanghaling tapat. Usually, inuhuli ko po sila sa gabi, kaya sobrang tuwa ko nung mahuli ko po ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nadagdagan yung ating ulam. Kanina isang goldfish lang, ngayon tatlo na sila. So yan, ito po ang ating result ng ating test fire at test dive sa ating pana. Ito ang unang huli. Tatlong isda, goldfish, bayang, and danggit. Yan po. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Biyaya natin ngayong araw. Ang ating blessing today. So far, okay naman itong ating pana. Wala namang naging problema. At yun nga lang, problema lang natin. Malabo yung tubig. So, ito lang yung ating huli. Bale na yan. Sapat na tayo ulam. Siguro next time, makakapag-dive ulit tayo sa mas malinaw. Para magkuha natin yung full potential ng ating spear gun. Dahil hindi natin magamit. Wala, malabo kasi yung tubig. Saka hindi mo talaga makikita yung malalaking isda pagka ganun kalabo, dahil malayo pa lang, may lap. So yun, salamat sa panonood, mga kaibigan.